bawat hakbang natin ay mahalaga dahil ito ang nagdadala sa atin sa mga tamang direksyon para maabot ang ating mga pangarap. Pero ang masaklap, marami pong mga Pinoy nawawalan ng mga bias, mga kamay, paa, binti dahil sa aksidente o di kaya karamdaman. Ang iba naman, ipinapanganak ng kulang. At sa mga hindi po nakakaalam, isa din sa aking advokasya ang magbigay hindi lang po ng chinelas, kundi prosthesis, yung mga artipisyal na mga binti sa mga kababayan nating may kapansanan. Tatlong kababayan natin mula Luzon, Visayas at Mindanao ang mababago ang buhay at makukumpleto ang katawan dahil paa mo, regalo ko. Tatlong individual na galing sa magkakaibang panig ng bansa. Pare-pareho ng kapalaran at sitwasyon sa buhay. Sina Danica, Angel, at Jonel. Mga persons with disabilities, pero tuloy ang buhay kahit kinulang ang kanilang katawan. Walang himala, pero mayroong prosthesis. At sa tulong nito, ang mga bagay na tila imposible, nagiging posible sa kanilang tatlo. Isang masipag na tagahilot at masahista ang dalaga mula Giginto, Bulacan na si Danica. Kumpleto man ang kanyang mga kamay na ginamit niya sa panghihilot, aminado siyang hirap naman siyang puntahan ang kanyang mga kliyente dahil sa kanyang kapansanan sa paa. Kwento ni Danica, dahil sa isang aksidente kaya napilitang putulin ang kanyang kanang binti. Bumibili po kasi nun sa tindahan eh. Tapos po may mga batang ibang naglalaro po. Tapos mga pinagbabato po yung kulungan ng unggoy. Tapos may ilalim niya, nabutas po. Hanggang sa nakawala po. Tapos ako na po yung naanuhan. Sinakmal na po yung pinakabinti ko. Bukod sa saklay, may ginagamit na prosthesis si Danica para makalakad. Dahil may kalumaan na nga ito, unti-unti na itong nasisira. Nakakaramdam na din daw siya ng kirot tuwing ginagamit. Pero hindi niya ito mapalitan dahil ang kanyang kinikita, hindi raw sapat para makabili ng bagong prosthesis dahil may kamahalan nga naman. Ito po, na sira na palitan lang po nila kuya, natanggal po yung mga tornilyo. Nawala na din po yung pinakaano po dito, natanggal na. Kaya po tape, tsaka goma po yung sa may pinakaano po ng tricycle. Tapos pinakalak po, tanggal na din. Medyo masikip na din po at maliit na. Kaya medyo masakit na naman po. Hindi tulad ni Danica, ipinanganak namang may amniotic band syndrome ang 24 years old mula Capiz na si Angel May Olandio. Ang amniotic band syndrome ay isang kondisyon kung saan ang mga parte ng katawan ng isang sanggol ay hindi masyadong nabuo at animoy may gomang nakapulupot. Kaya si Angel naging tampula ng tukso habang nagkakaisip. Gustuhin man daw niyang magkaroon ng prosthesis noon, hindi naman daw ito kaya ng budget ng kanilang pamilya. Ever since po, di ko po talaga na-dream na magkaganon eh. Tsaka sa hirap ng buhay, ganon. Akala ko sa mga mayayaman lang nangyayari yon. Pinagkaitan man ng pagkakataong makalakad, pinatunayan ni Angel na mayroon siyang mararating sa buhay. Nagtapos lang naman siya bilang magna cum laude sa kursong BS Administration Major in Human Resources. At kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang sekretarya. Sa kabila ng pagkakaroon ni Angel ng trabaho, hindi niya magawang makabili ng bagong prosthesis dahil ang kanyang kinikita kulang pa para sa pang-araw-araw na kailangan ng kanilang pamilya. As time goes by po, natutunan ko ng i-adapt yung kung anong meron ako. Kasi ganun naman talaga po eh. Masaya naman ako kahit ganito ako, in-enjoy ko. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit! You have the deo roll on for day and at night para manuot ang whitening kilikili underarm serum. Double action na yan for your kilikili! Dahil
naman sa isang aksidente sa motor kaya kinailangang tanggalin ang kanang binti ng binatang si Jonel mula sa Buanga City. Malaki ang nagastos ng pamilya ni Jonel sa kanyang pagkakaospital. Kaya ang pangarap na magkaroon ng prosthesis na isantabi at hindi naging prioridad. Hotel Primero kita. May nagmagandang loob noon na nag-donate ng prosthesis kay Jonel. Pero dahil na rin sa katagalan, nakalakihan na niya ito at sumikip pa. Kaya kahit masakit, tiis ganda niya itong ginagamit. Batay sa pinakahuling datos, umaabot sa mahigit 1 milyon ang bilang ng PWDs o persons with disabilities sa buong Pilipinas. Ang prosthesis ay artipisyal na aparato na pwedeng pumalit sa parte ng isang katawan, katulad ng kamay o paa. Kalimitang 1 hanggang 2 linggo ang inaabot bago matapos ang 1 pirasong prosthesis. Pero hindi biro ang presyo nito dahil bawat isa. Nagkakahalaga ng mula 20,000 hanggang 100,000 piso. Super sira. Bukod sa pamimigay ng tsinelas, isa din po sa aking naging advokasya sa mga nakaraang taon ay ang magbigay ng prosthesis o artipisyal na mga paa sa ating mga kababayang nangangailangan. At mula sa 50 o 50 mga PWD na minsan nang nabigyan ng mga bagong binti at paa na prosthetics ng Rated Corina dati, pumili tayo ng 3 masuswerte sa kanila na andin binalikan dahil birthday ko para mag-readjust ng kanilang prosthesis. Kaya mga panibago na namang buhay ang ibibigay natin sa 3 ito mula Luzon, Visayas at Mindanao. At ang isa na nga dyan ay ang dalagang si Danica mula sa Bulacan. Sa tulong ng Air Asia, ay iniluwas namin sa Maynila si Angel. Dinala namin siya at si Danica sa isang prosthetics at orthotics clinic para pasukatan ng kanilang bagong mga prosthesis. Itong isa, endoskeletal, so modular system. Pwede siyang i-adjust yung height, yung alignment. Kapag nararamdaman ng patient na unstable siya, ma-adjust po natin yung alignment. Kung over-stability naman, yung hirap siyang umabanti lumakad, so na-adjust din po yun. Si Angel po ay mayroon siyang tinatawag na congenital deformity sa lower limbs at mayroon din kunti doon sa upper limb. Si Jonel naman, inilapit namin sa Chu Chi Foundation sa Zamboanga. So sa atin, yung paa is just for walking, no? But for a lot of people that as a margin, yung mobility is like you, mawalan ng main source of income ng family. So yung Chu Chi Zamboanga, yun yung layunin namin is to restore the hope and restore the hope of those who because of accident or disease, no na napa. Makalipas ang halos 2 linggo, ready na ang mga bago at siguradong matibay na mga prosthesis nila Danica, Angel at Jonel. Gusto ko magpasalamat kay Doc Edgar kasi tinulungan niya ako na mabago yung paa ko at lalong-lalo na kay Ma'am Corina dahil tinulungan niya ako na mabago yung aking prosthesis. Salamat po sa malaking tulong na nabigyan po ako ng panibagong prosthesis. Nakapagtrabaho po ako ng maayos. So ngayon, ano yung mga pagbabago? Madami po. Kasi doon po sa isa ko, nahihiya po ako doon na ipakita kasi puro tape na nga po. Tapos po nakapantalon po ako doon. Ngayon po nakakapagpalda na ako, napapakita ko po siya. Mas lumakas po yung confident ko. Sabi nga nila, gulatin mo ang mga taong walang bilib sa'yo. Yan ang pinatunayan ni Danica, Angel at Jonel. Laban lang at piliing maging positibo dahil tingnan nyo nga sila, masaya kahit artipisyal ang mga paa. Happy birthday, Corina! Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup.
paano tatanggalin ang makeup. Sabi ko, paano tinatanggal ng tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos, ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi, yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin. It's a tube and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo matatanggal. Namumroblema tayo sa maduming balat, ito tanggal lahat. Okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl!